health should be sacredly guarded as the character. Join us today as we continue to have a fruitful hour here on Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. At good afternoon po sa ating pong mga manonood. Ang init, Doc, ng ating usapin tungkol sa red meat, sa asin, kasi ang daming mga preservatives ngayon, Doc. At ngayong hapon, sa ating pong mga manonood, ang ating pong topic ay tungkol po sa mga scavengers of the sea. Doc, pag sinabi nating scavengers of the sea, ano ba yung ibig sabihin nito? Actually, ito yung mga garbage collector eh. Nagkakolekta ng mga dumi. Kaya napakagandang pag-aralan nito. Siyempre, isa sa ating mithiin o kaya ay gawain, ay makasiguro tayo na pag pinag-uusapan natin talaga itong tinatawag na kaalamang pangkalusugan o health, talagang hindi naman po pwede natin hindi itatackle ito eh. Or else, para bang binibitin lang natin yung mga viewers natin. So ang pinag-uusapan natin dito, yung diretsuhan. Bagaman alam ko na sa bansa natin, ay talagang kustumare na ito. Ito na yung minana ng ating mga ninuno. And I believe na kailangan talaga nating bigyan ng daan ito. Para in that way, maparami natin itong kaalaman na may kinalaman sa pag-iwas sa karamdaman. So ito yung tinatawag na focus natin. Kung paano natin mabigyan ng tsansa ang ating mga viewers na narito tayo para magkaroon tayo ng kakayanan para yung ating kapangyarihan ng pagpili ay ma-pre-qualify natin. Yung tinatawag na bahagi kung paano mamili ng tama at mali. Salamat, Doc. Sa atin pong mga manonood ngayong hapon ay nais po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Councils on Diet and Foods, page 375. The Lord plainly told His people that every blessing would come to them if they would keep His commandments and be a peculiar people. He warned them through Moses in the wilderness, specifying that health would be the reward of obedience. The state of the mind has largely to do with the health of the body, and especially with the health of the digestive organs. As a general thing, the Lord did not provide His people with flesh meat in the desert, because He knew that the use of this diet would create disease and insubordination. In order to modify the disposition and bring the higher powers to the mind into active exercise, He removed from them the flesh of dead animals. He gave them angels' food, manna, from heaven. Ang ganda nun, Dok. Ang ganda isipin nito po, talaga eh. Isipin mo, Dok, nakaranas na pala before yung mga tao, yung mga Israelites before na makakain ng pagkain ng anghel. Ito yung pagkain ng ano eh, ng mga anghel sa langit eh. Na direkta, na pinadala sa sandibutan eh. Para malasahan at maranasan nila yung tamang kalusugan. Kaya nga, pag pinag-usapan natin itong reward, eh hindi ka mabibigyan ng reward kung wala kang sacrifice o kaya naman wala kang participation. Kaya nga, pag pinag-usapan natin itong blessing o yung pagpapala, ang pagpapala pala ay kalakip dito yung tinatawag na pagsunod. Na hindi po pwedeng maibalik yung tinatawag na kalusugan na yan kung wala kang kakayanan para sumunod dun sangayon dun sa requirements o pamantayan ng Diyos. Lalo na doon sa bahagi ng pangkalusugan na merong tinatawag na kahalagahan sa pagbubuo ng tamang pangatawan. Ang ganda nun, Dok, no? At sa ating pong mga manonood, gusto ko talaga, Dok, yung sentence or yung phrase talaga na ginamit dito na health would be the reward of obedience. Mm-hmm. Kasi kapag hindi natin iningatan yung ating katawan, yung ating pinaka, ito yung templo ng Diyos, di ba sinasabi nga po sa Biblia, na kapag hindi natin iningatan yung pag-aari, yung templo ng Panginoon, ano mangyayari? Talaga magkakasakit po tayo sa ating pong mga manonood. Kaya nga sa Councils on Health, page 37, ang sabi rin, it is sin to be sick. Kasalanan ang pagkakasakit. Bakit? Kasi ang pagkakasakit ay bunga ng pagsalangsang sa utos ng pangkalusugan na binanggit sa Healthful Living Chapter 5 na transgressions of the physical law ay isang uri ng kasalanan. Eh nasa area pa lang tayo ng diet. So pinag-uusapan natin dito yung tinatawag na yung pinaka-context nung bahagi na may kinalaman dito sa karanasan ng bansang Israelita na sa Book of Leviticus pa lang, didiscussin naman natin mamaya, wala pa namang Israel dito eh.
Kaya kitang-kita natin talaga na talagang meron tayong tinatawag na napakahalaga na kaalaman na nakikita ko na talaga ito na talaga yung kaibigyan natin talaga ng focus. Para in that way, ay ibigay na natin talaga yung pinaka-maximum doon sa tinatawag na pag-iwas sa karamdaman. Mm-hmm. Kanina, Dok, nabanggit sa atin pong mga manonood para doon sa kaka-on lang nila ng kanilang television, no? At sa mga, bati muna siguro tayo, Dok, ano, kung meron po kayo mga katanungan para po sa ating topic ngayong hapong pong ito, scavengers of the sea. Ano kaya yung scavengers? At nabanggit na yun kanina ni Dok Tam. So, ngayon pong hapon na ito, mag-focus tayo doon sa mga tagalinis ng dagat. So, Dok, mag-focus tayo siguro dun sa shellfish. Mm-hmm. Diba? Yung mga shellfish. Kasi sila yung mga nakatira saan? Sa bottom ng sea. Sa ilalim ng dagat. Mm-hmm. So, ito yung napakagad ng pag-aralan nito. Siyempre, ang mundo natin ngayon, wala naman pinipili na kasi ang akala nila, ang Bible dinesign para kung ano man yung iniisip mo na pwede mong kainin, basta manalangin ka lang, accepted na ng katawan yan. Pero ang ating point dito, hindi para patamaan natin yung mga iba nating mga kababayan, lalo na nuna sa iba't ibang pulutong ng kanilang kinaaniban, kundi ang tanging purpose lang talaga nito ay kung paano natin maintindihan itong tinatawag na bunga ng kakulangan ng kaalaman. Mm-hmm. Na ang naging resulta ay yung maaga tayo nagsasuffer at nag-e-end tayo dun sa miserableng karanasan sa buhay. Mm-hmm. Kaya ang tanging nating focus dito, pag pinag-usapan natin yung shellfish na ito, isang bahagi ito na dapat nating malaman, ito pala yung nasa kategorya ng mga scavengers. Mm-hmm. Tagalinis ng dumi sa dagat. So, itong pinag-uusapan natin, shellfish o mga tagalinis ng dumi sa dagat, Dok, meron siyang dalawang classification, and that is yung tinatawag nating mga crustaceans, at yung isa naman ay yung mga mollusks. Mm-hmm. Di ba meron tayo sa atin pong mga kaibigan, yung mga crustaceans, yan yung hipon, yung mga lobsters natin, yung mga sugpo, ayan. So, doon natin makikita katulad ng ulang, yung ating crayfish, at yung isa pa ay yung ating alimango or yung alimasag, crab. So, ano pa, Dok, yung... Diba may tulya pa na nakukuha yan sa... ibang lugar na kuha. Meron pa yata nakukuha yan sa bukid nung araw . Yes, totoo, Dok. Yung tulya. Mm-hmm. Yung scallops, oyster. Mm-hmm. Yung tahong. Naku, talagang pag nakikita ko yung mga kapitbahay namin, talagang kung higupin yan, talaga namang nagluluha. Totoo, Dok. Lalo na yung mga suso. At talaga namang... hindi nila halos may paliwanag yung lasa nung kinakain nila. Mm-hmm. Naalala ko tuloy, Dok, kasi sa Bicol region po ay nandyan yung uso ang gata at maanghang. At uso din yung suso kasi maraming dagat. Ano? So, ginataang suso talaga naman, di ba? So, pasintabi po sa ating pong mga manonood. Ang topic po natin ay medyo maselan kasi pag-uusapan po natin yung mga tagalinis ng dagat. And kung meron po kayong mga katanungan, mga questions or suggestions po, dito po sa atin pong programa na Kaalamang Pangkalusugan ay isend nyo lamang po sa amin pong comment box or mag-send po kayo ng text message sa mga numbers po na magfa-flash sa inyong screen. So, Dok, diretso, ano ba ang hipon? Shrimps to. Alam naman natin shrimp ito na talagang very popular ito. Nabihira naman Pilipino, hindi ko makakain ito. Pero napapasalamat ako since birth. Never ako naka-try nito. Mm-hmm. Kasi nga, may pagmamalaki ko na ang parents ko nung pinanganak ako ay Seventh-day Adventist na. Kaya kitang-kita ko yung blessing ng Panginoon, yung favor niya na pinanganak ako na hindi ako naka-try o nakatikim nito. Mm-hmm. Kaya napaganda pa usapan natin itong shrimp kasi alam mo ba na meron ding hipon sa, kung may hihipon sa tubig, mm-hmm. may hipon din dito sa lupa. Sa lupa. Na akong tawagin naman ito yung mga ipis. Ayon niya sa kanilang obserbahan, kahit sa China, ay kinakain talaga ito. Mm-hmm. At ang lasa ay talaga mas masarap pa doon sa regular na hipon, doon sa karagatan. Kaya yung mga hindi nakakaalam dito, kaysa kukuha ka pa ng ang hirap ng pinagdadaanan mo, ang mahal pa ng presyo, pwede sabi nga ni iba, nagjo-joke na. Mm-hmm. Ang sabi nga nila, ay ipis na lang. Apo. So ito yung point na kung alam natin ito, tungkol dito, ay magkakaroon tayo ng idea. Mm-hmm. Medyo paliwanag mo ng maganda yan kasi talagang maganda tutok tayo dito. Actually po mga kaibigan, yung
ito pong shrimp or yung hipon na tinatawag ay meron siyang mga ano, mga iba't ibang klase kasi meron yung mga nasa mga planta na nakakulong na sila doon talagang kasi sila yung mga ibebenta sa mga grocery stores natin, di ba? At meron namang ibang mga hipon na yun yung mga nabibingwit o nung ating mga mangingisda na nakasama. Dinadala sa palengke, diretso na. Yes, o diretso sa palengke na hindi na siya nakapackage. So, ano kaya yung mga ginagawa ng mga hipon na ito, Doc? Kasi nabanggit natin na tagalinis, pero kung tagalinis siya ng karagatan, ano kaya yung nililinis niya doon, Doc? Eh, siyempre, kung ano yung dumi. Okay. Kung sinabi nating dumi, eh, lahatin muna ng dumi yan. Mm-hmm. Kasi dinisign talaga sila para maglinis ng dumi. Okay. Kaya kung alam natin kung paano natin ito maintindihan at pinapasalamatan naman talaga natin itong gift ng kalusugan, eh masasabi ko na talagang umiwas talaga tayo dyan. Mm-hmm. Kasi ang ating purpose dito ay yung bang maibalik yung kalusugan mm-hmm. na siyang nagiging dahilan ng maagang paghihirap. At nag-e-end dun sa hindi natin naabot yung tamang haba ng buhay. Tama, Doc. And at the same time po, sa atin pong mga manonood, ito pong mga dumi na binabanggit po ni Doc ay ito po yung mga, sabihin na natin na talagang dumi, which is yung mga fecal matter ng iba't ibang creatures or iba't ibang mga nakatira doon sa karagatan. Ano pa? Yung mga namamatay. Yung mga decayed na mga animals, yung mga namatay na mga iba't ibang mga hayop na nandoon na mismo sa karagatan. Or, yung, syempre, Doc, nabanggit mo nung last episode natin tungkol dun sa red meat, ano, Doc, na wala na ngayong malinis na dagat. Kaya kahit ang isda, mga kaibigan, ay hindi na rin malinis dahil doon sa mga ang chemicals. Ang University of the Philippines ang merong ano dyan, research na wala nang malinis na karagatan ngayon. Hindi lang yung mga dumi, kundi yung mga chemicals. Na hindi ba sangayon niya sa ano? Ano nga yung pumutok na sumabog yung sangayon doon sa... Yung planta, merong... Yung planta? Yes. Ang daming mga naapektuhan. Kahit yung mga sinabi nila, di ba nauso din, Doc, na hindi ka pwede munang bumili at hindi muna pwedeng manghuli ng isda o mga seashells, yung ating mga mangingisda. Kaya nagkaroon po talaga ng kahirapan din sa mga malapit sa karagatan kasi yun lang yung source of income nila. Kaya medyo ano talaga ito, medyo sensitive ito. Mm-hmm. Eh ano magagawa natin? Talaga namang we are here to see to it that we are going to give you of what we have. And the main purpose of this is to create more awareness so that people might probably be free from these kinds of situations of what we have in this modern time. So we are encouraging all of you this afternoon na bagaman tayo ngayon ay nagdi-discuss ng tungkol dito, pero kitang-kita ko talagang maraming Pilipino talaga yung medyo mahihirapan dito. Bugbugan to. Hindi ganun kadaling iwasan yan. Ang pagkain, to be honest with you, one of the most difficult one na tanggalin o i-overcome. Mm-hmm. Maaaring nasabihin ng iba, ganun lang kadali. No, I'm sorry to tell you. Pag sinabing panlasa or appetite o yung tinatawag na craving o yung tinatawag na kinalakihan mo, o kaya naman eh, naging part na ng katawan mo, o naging lifestyle mo na, believe me, it's not that easy. I'm talking about something, no pain, no gain. That's the way it is. After all of learning so many things about that kind of, lifestyle diet, talagang kitang-kita ko dito na bato-bato sa langit ito. Labanan ito, giyera ito. Dahil ang pagkain pala, ang gagamitin ni Satan to destroy the body which connected to mind. Kaya pag pinag-usapan natin ng panlasa o yung tinatawag na kalusugan, ito yung kinamumuhian ng kaaway na ayaw niya talaga na tayo ma-educate at malaman nila kung anong pinanggagalingan ng karamdaman dahil ang karamdaman ay isang sanhi ng sumpa at bunga ng pagsuway sa batas ng kalusugan. Amen. Ang hirap nun, Doc, no? Kasi paano kapag yung nabanggit na natin, Doc, naging topic natin yung tungkol sa mga cravings, mga kaibigan, na ano ba ang susundin natin? Yung utak natin, kung ano ang ating kakainin? O yung damdamin natin, yung katawan natin na may gustong kainin? Mga kaibigan, kayo po ang sumagot. Pasusunurin nyo ba ang inyong katawan sa inyong utak? O ang utak nyo dapat ang sumunod sa inyong katawan? Kayo po ang humusga, mga kaibigan. Isa pong study sa Bloomberg
magazine ang pinublish noong November 2012. Go ahead. Ayan, Doc. Ito, mainit to, Doc, na usapin. Kasi tungkol po ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan, ngayon, ang first topic natin ay tungkol sa mga hipon, sa mga shrimp. So, sabi po dito, Bloomberg Magazine published November 2012, imported shrimps, more than any other seafood, has been found to be contaminated with banned chemicals, pesticides, and even cockroaches. So yung kaninang binabanggit ni Doc, na mga chemicals na hindi lang, na meron palang shrimp sa dagat at meron ding parang shrimp dito sa lupa. Kasi bakit? Kasi di ba, Doc, kapag ini-sprayan natin ang mga cockroaches, at paano naman kung yung ibang mga taga-baryo, yung taga-probinsya, wala silang makain o kumakain sila ng exotic food. Tapos yung mga ipis na yun ay na-sprayan natin. Eh, decontaminated na rin sila ng mga chemicals, ano, Doc? Yeah. So, ang hirap pong isipin na kahit na tayong mga tao, kung hindi tayo well-read, or kung hindi tayo na-informed, or kung hindi tayo talaga nakakaalam. Lack of education. Yes. Lack of knowledge. Yes, Doc. Wala talaga tayong malalaman at tayo mismo ay magkakaroon ng sakit. Ituloy po natin, mga kaibigan. Sabi po ng the Food and Drug Administration, according pa rin po ito sa Bloomberg Magazine, inspectors have rejected 1,380 loads of seafood from Vietnam since 2007. Mga kaibigan, hindi biro pag pinag-usapan natin po ang libo-libo, di ba, Doc? Kalugihan to sa isang company, di ba? Yeah. So, ang sabi po dito, for filth and salmonella, including 81 from the processing plant floors, ibig sabihin sa mga planta nila, yung mga pagawaan, yung mga imbaka ng mga shrimps. And also, anong natagpuan? Littered with garbage, flies buzzing around, and the improper temperature storage of shrimps. Eh di ba, Doc, ang mga seafoods, madali siyang mapanis. Yeah, kaya kailangan nila ng malamig na lugar o lalagay nila doon sa talagang may yelo. Yes. Pero mga kaibigan, itutuloy pa rin po natin, hindi po doon nagtatapos. The shrimps were packed in ice made from local tap water, which public health authorities warned should be boiled before using due to microbial contamination, potentially exposing the shrimp and its consumers to more bacterial contamination. Mga kaibigan, yung mga consumers po na tinutukoy dito ay yung mga bumibili. At tayo po yung mga mamamayan. Tayo na bumibili sa grocery ng mga hipon or shrimps sa kanila. Kasi imagine 2011, samantala ngayon 2021 na. So ito yung point na isang napakalaking pribilehyo o pagkakataon na mabigyan natin ang daan ito. Kasi talaga paano, hindi natin po pwedeng basta na lamang natatalakayan natin itong prevention o yung tinatawag na kung paano magkaroon ng kalusugan kung hindi natin dadahan-dahanin at ibibigay lahat ito. Kaya sana maintindihan tayo ng mga viewers, walang religion na pinag-uusapan dito. Hindi ko mo, member ako ng Seventh-day Adventist, ay para bang sumusunod ako na hindi ako makakain ng shrimp o ng hipon. Dahil Adventist ako, no. Ang pinupoint natin dito, para without the shadow of the doubt, na ma-prove talaga natin na talagang may reason kung bakit kailangan nating umiwas dito. Hindi dahilan sa bawal sa Seventh-day Adventist ang kumain ng hipon. O, itutuloy pa po natin, mga kaibigan. Ang init po, ano, talagang, kung meron po talaga kayo mga questions, mga kaibigan, ay libreng-libre po kayong mag-send dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito, Doc, 2011 naman, Government Accountability Office Report ng Food and Drug Administration again tested 0.1% imported seafood for chemical residues. Chemical residues, mga kaibigan. ABC News recruited scientist from Texas Tech University, Institute of Environmental and Human Health to test 30 samples of shrimps purchased from grocery stores. So mga kaibigan, bigat nito, talagang magandang nito, bigyan talaga ng daan kasi talagang napakaraang Pilipino pa naman ng masasabi ko, paborito talaga ito. Totoo, Doc. And at the same time, Doc, ang hirap na isipin na yung ating mga kinakain o yung mga nakakain na natin or nakain na natin ay meron palang chemicals.
So ibig sabihin, Dok, pag sinabi pala natin itong mga chemicals, mga kaibigan, ano, sa study po, ng kasi yung sa ABC News, syempre, maraming mga broadcasting networks. Yeah. Pero syempre, iba kapag meron kang pasabog. Iba kapag meron ka talagang facts or information based on your research. So mga kaibigan, yung binasa po natin kanina na study ay talagang, na report kanina, ay talagang sinasabi dito na hindi po huminto doon ng ABC News. Ang sabi po dito ay nag-recruit sila ng mga scientist galing sa Texas Tech University under the Institute of Environmental and Human Health para malaman talaga nila kung totoo ba yun, na meron talagang chemicals. So ituloy po natin mga kaibigan. They test 30 samples of shrimps purchased sa grocery stores. Merong dalawang klaseng nakitang chemicals. At ano yun, Dok? Nitrofurazone. Medyo nahirapan ako i-pronounce ito eh. Yes, tama. Nitrofurazone. Mm-hmm. Antibiotic known, carcinogen. Mm-hmm. And at the same time, yung ating chloramphenicol, yeah, ano, Dok? Mm-hmm. Na ginagamit na mga antibiotic ito, mga kaibigan, kung saan yung nitrofurazone po, yun po yung isang antibiotic for carcinogen or carcinogenic antibiotic siya. So, dito natin makikita na isipin mo, Dok, wala namang cancer ang shrimp. Yeah. Wala namang cancer. Siguro kahit na siguro kahit anong sea creature ang makitaan natin doon, hindi naman sila pupunta sa ospital. Kaya kailangan ba na makitaan sila ng ganitong klaseng chemical? So malinaw na malinaw mga kaibigan sa atin pong mga manonood na galing talaga ito sa mga waste products ng iba't ibang planta na malapit o medyo pwede ring malayo na tinatapon sa ating mga karagatan. Mabuti, nabigyan ng tuon ito dahil napakahalaga talaga na malaman natin itong tinatawag na bahagi na ito, lalo na napag-aralan ito noong 2015 pa, na kailangan talaga ng bahagi. Lalo-lalo na yung mga parasite. Di ba pinag-usapan natin yung mga parasite? Mm-hmm. Meron nga ngayon tinatawag na kala natin sa baboy lang. Kung tawagin yung trichinia, mm-hmm, o trichinosis, kasi nasa isang pamilya lang yan eh, ng kung tawagin yung mga parasite na yan. Yes. So ang pinapoint natin, itong, ano bang tamang pronunciation itong Plestopora mulleri? No. Ito isang parasite ito na nag-i-increase ng cannibalistic. Napaganda pag-aralan ito eh. Mm-hmm. Siyempre, isang bagay, sabi ko nga, ito pala mga shrimp na ito, kahit yung mga baby na shrimp nila, kinakain din nila. Kaya kung tawagin ni cannibalistic, na ito yung bagay na pag nakain ng tao, nagkakaroon ng ganung uri ng, nagkakaroon sila ng reaction o infection o infected. Mm-hmm. Na isang bahagi na pagka yan ay kinain ng tao, yung palang kinakain mo, kumakain din ang kapwa laman niya. So parang ang nangyayari, Dok, pwede tayong mahawa. And at the same time, parang nagiging tayo mismo na kumakain ng hipon, na kumakain ng kapwa niya, hipon, ay pwedeng kumakain din tayo ng kapwa natin. Yan ang napaka, parang nalaman ko lahat ito, mm-hmm, na ang nagbigay na ng study tungkol dito ay science na. Mm-hmm. Doon ko nakita na blessed talaga tayo eh. Kasi talagang may reason ng Panginoon eh, kung bakit ayaw niya na ang Israelita ay kumain ng mga pagkain na specify na walang kaliskis sa tubig. Mm-hmm. Na ang kaliskis pala, eh isang palatandaan niya na kahit pa paano, safe ka. Dahil pag nakakain pala ng dumi yan, inilalabas sa kaliskis. Mm-hmm. So ang pinapoint ko dito, hindi pa isang napakalaking tinatawag na pribileyo, mm-hmm, na hindi tayo nasama doon sa mga tao na kumakain ng ganung uri ng pagkain, na siyang nagiging reason kung bakit nagkakaroon sila ng karamdaman. Kaya kitang-kita ko rito na hindi ito binigay sa Israelita para lang suluhin nila. Bagaman wala pang Israelita nung panahon ng Leviticus. Mm-hmm. So ang pinapoint ko dito, bilang mga Adventist, hindi binigay ng Panginoon yung mensahe ng pangkalusugan para sa sarili niya natin. Purposely, to spread the gospel. Kaya huwag naman natin sarili nito o kaya maging selfish. Kasi binigay ng Panginoon itong pabalita na may kinalaman sa kalusugan. Kasi talaga may tungkulin tayo na napaka-vital. Na dapat maging zealous tayo, energetic, and at the same time to see to it that we are going to do our part. Na talagang napakahalaga ito. Kaya pala binigay ito sa atin para maging instrumento bilang blessing din naman tayo sa iba.
Tama, Dok. At mga kaibigan, ibabahagi lang po namin sa inyo ang nakalagay po sa Leviticus chapter 11 verses 9 to 12. This you may eat of all that are in the water, whatever in the water has fins and scales, whether in the seas or in the rivers, that you may eat. But all in the seas or in the rivers that do not have fins and scales, all that move in the water or any living thing which is in the water, they are an abomination to you. They shall be an abomination to you. You shall not eat their flesh, but you shall regard their carcasses as an abomination. Whatever in the water does not have fins or scales, that shall be an abomination to you. Dok, pag sinabi nating abomination, galit, ayaw, disgusted. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na tayo ay kumain ng ganung klaseng pagkain. Kaya nga, abominable. Mm-hmm. Ibig sabihin nyo talagang hindi pwede. Mm-hmm. Kaya talagang malaking dishonoring ito na in-specify na nga lahat doon. Tapos para lang maituloy natin yung kung ano yung nakagis na nating pagkain, ay gagamit tayo ng mga justification o kaya yung tinatawag ng mga sarili nating pagpapaliwanag. Mm-hmm. Na napakalinaw naman talaga. Kaya kung i-combine natin ang Bible at itong mga natuklasan ng siyensya, kitang-kita natin na mayroong napakalaking dahilan o reason kung bakit tayo ay dapat umiwas sa mga pagkain na tagakuha ng dumi ng karagatan. Mm-hmm. Kaya ito yung point na kaano karami? We're talking about millions and millions of people. I'm talking of Philippines only. Mm-hmm. How about sa ibang bansa? Katulad ng Thailand, ng Vietnam, Korean, Korea. Lahat ng yan, mga Oriental, mahilig talaga dyan sa seafood. Seafoods. Mm-hmm. Kaya ito yung good news naman na makakatulong talaga na mag-establish tayo muli ng panibagong lifestyle. Mm-hmm. Thank you, Doc. And sa ating pong mga manonood, yung pinaka-study po kanina na nabasa natin, sabi po doon ay, unfortunately, there is no process used to determine which shrimp are infected by the parasites and which are not. Katulad yung ikaw ba do, kapag bumili ka ba sa grocery, sasabihin mo, na-infect ba to ng nitrofuranzone? Na-infect ba to ng mga antibiotic na naitapon sa karagatan? Hindi naman ganun, di ba, Dok? Wala. So, dito po... So sabihin niyo, fresh yan. Totoo yan, Dok. Organic yan. Yes, totoo yan, Dok. Kaya mga kaibigan, ituloy natin. When shrimp catchers, yung mga mangingisda o yung mga manghuhuli po sa karagatan, pull up their netted catch, they are unaware of infection as they all appear and possibly taste the same. Di ba nga naman, Dok? Kapag crunchy, kapag pinirito mo, kapag isinigang mo, talagang makatas nga naman. Hindi ko kasi alam yung lasa niyan. Kaya... Oh, pasensya na, Dok. Kasi ako din, Dok, converted lang din ako. Kaya nung nalaman ko talaga, Dok, sabi ko, ano eh, hindi ko na siya hinanap-hanap. Talagang totally wala na talaga. Pero ito yung ano, napakatindi ang ano nito, yung decisions na iiwanan natin sa ating mga viewers. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman ganun kadali yan eh. Pero kailangan talaga natin ng panalangin sa God. Kasi it's not that easy to overcome appetite. And without the guidance of the Holy Spirit, I know that we are not gonna make it. But one thing that I know, that if there's a will, if there's a way. Mm-hmm. Huwag naman tayong give up. Ang point natin dito, nag-iisa lang ang katawan natin. Wala tayong reserba. Mm-hmm. Kaya kailangan nating maintindihan na lahat ng bagay na alam natin na makakabuti sa ating nag-iisang kayamanan, kailangan nating sumunod at ibigay ang karampatan na ating magagawa para ating suportahan ang nag-iisang kayamanan. At kung malaman naman natin na hindi naman pala maganda ito sa ating katawan, may karapatan naman tayo na ipaglaban natin dahil ito yung regalo, nag-iisa lang na ang Panginoon ang nagbigay. Amen. So sa atin pong mga manonood, tapos na ang pag-aaral natin tungkol sa hipon. Mga kaibigan, ang susunod naman ay isa sa mga paborito, malaman, makatas, ng iba't ibang lahi. This is lobster, Dok. Tagalog, sugpo yan. Yes! Alam mo, pag nakakita ako na kumakain yan sa restaurant, talaga namang sarap na sarap talaga sila eh.
kitang-kita mo talagang excited, hindi mo na maintindihan eh. Pag tinitingnan ko yung mga itsura nila, talagang sabi ko, siguro, sarap talaga ng lasa nito. Mm-hmm. Pero palibasa, hindi nga ako lumaki, nanakatikim yan. Ang aking pinanghawakan dito, sinabi sa Bible yan. Mm-hmm. Kaya hindi yan dapat masarap. Kainin. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay, masarap pa yan, kung ano man ang lasa niyan, I'm sorry. Hindi ko talaga pwedeng itry yan. Ayan. Doc, napag-usapan na natin kanina na scavenger, isa sa mga scavenger natin, yung hipon. Yung hipon, ano sa atin po mga kaibigan. Ano ba tong lobster, Doc? Tagalinis din siya, pero bigyan mo naman kami, Doc, tell us something about lobster. Sa ating nakita mong natuklasan din tungkol dito sa mga sugpo. Nangyayari, sa mga sugpo na ito. Mm-hmm. Sila pala yung mga patay din isda, inililibing nila. Mm. Pero ang problema nito, patapos mailibing, binubulok lang pala. Mm-hmm. At matapos naman bulok ito, kinakain nila. Oh. Grabe yung trabaho nito. Talagang para lang masiguro nila na yung maliliit na isda ay matapos na namatay at ilibing nila, mm-hmm, bubulokin pa bago nila kainin. Ano magiging react? Ano magiging effect nito sa katawan ng mga lobster na ito? Nang kinakain nila yung mga bulok na patay. Oo nga, Dok, no? Parang ang hirap naman nun, Dok. Kaya siguro talaga mga kaibigan na tinawag siya talaga na tagalinis ang na... Ang tawag niya, rotting flesh. Oh, in English, grabe yan. Diba? Rotting flesh. Ibig sabihin, binubulok muna nila yung mga kinakain nila. Kumakain na sila, diba, naglilinis na sila mga kaibigan ng pinaka-bottom ng sea, ng karagatan, sa ilalim. Pero hindi lang dun. Kasi yung mga nakikita nila na mga patay ng isda, binubulok pa nila sa ilalim ng dagat at saka nila babalikan para kainin. Hindi ba nandun din sila sa kategorya na kapamilya rin naman nila yan? Mm-hmm. The same flesh nila, mga taong dagat sila. Mm-hmm. Ibig sabihin, tagaroon sila. Tapos yung mga patay na kasamahan nila, bubulokin pa. Tapos, saka nila kakainin. Mm-hmm. And at the same time, Doc, no, yun siguro, Doc, yung parang pareho ng gawain yung lobster at saka yung vulture. Di ba yung mga, ano bang Tagalog nun, Doc? Yung mga, basta mga kaibigan, vulture siya. So, parang ito yung mga... Diba, ano yun, Duke, pag may patay, nilalapitan nila, alam agad nila eh. Kapag may patay, so yun yung kinakain agad nila. So parang ganun pala ang lobster. Grabe, so parang carnivorous din. Kaya nga, sabi ko nga, napaka-buti ng Panginoon talaga. Mm-hmm. Binibigyan talaga ang tao ng mga paalala sa Biblia. Kaya talagang pasalamat na lang tayo dahil kahit pa paano, hindi pa naman huli ang lahat. Mm-hmm. Hindi naman ibig sabihin ko, kumakain tayo nito eh, huli na. No, there's still hope. Amen. Na mag-renew. Magkaroon ng tinatawag na ang tawag nga ay pagbabago. Mm-hmm. Now na. Yes. Matapos nating malaman, eh why not? Just to try something, mm-hmm, na bago naman, mm-hmm, sa ating panlasa. Yan, maraming salamat, Doc. Sa ating pong mga manonood, nakakadalawa na tayo. Hipon, sugpo, Doc, pangatlo, alimasag or yung alimango natin. Ano bang ginagawa ng alimasag, Doc? Eh, taga-alinis din yan eh, ng dumi. Mm-hmm. Na talaga makikita ang Panginoon, lagi na meron siyang ginagawa na meron kanya-kanya silang katungkulan, mm-hmm, o tungkulin. Mm-hmm. Katulad nga ng baboy, di ba? Mm-hmm. Scavenger din yan eh. Mm-hmm. Nag-ano nga ng mga dumi yan eh. So sa dagat pala, may nilagay din. Gusto din pala ng Panginoon na malinis ang dagat. Pero hindi mo dapat kainin yung mga tagalinis ng dagat. Dahil tagalinis yun eh. Ano mangyayari sa dagat kung wala nang tagalinis? Mm-hmm. Kinakain ng tao. At saka... Di dudumi ang dagat. Mm-hmm. At saka, Doc, kung kakainin natin yung tagalinis ng dagat, ang ibig sabihin nun, ang kinakain natin mga kaibigan, ay yung madumi sa dagat. Kasi yung mga diki, di ba yung mga nabubulok, yun yung mga kinakain nila. So yun yung mapupunta sa katawan natin. Eh, hindi lang yun. Kunyari, may namatay na hayop o may namatay na tao. At siyempre, kakainin nila yan. Eh, kinain mo ngayon yung alimasag. Mm-hmm. Eh ngayon, dapat ba natin kainin yung mga ganong uri ng mga hayop sa dagat? Mm-hmm. Na alam naman natin na puro dumi lahat yung kabuhayan nila. Mm-hmm. And at the same time sa atin pong mga manonood, ano, ito pong mga alimasag or alimango, kumakain siya ng buhay o kahit na ng patay. So ibig sabihin pala, Doc, walang sinasanto tong alimasag na to. Marami, walang patawan. Oo. Talagang mga, ano talaga ito? Mm-hmm. Talagang... Masasabi ko na talagang wala tayong may dadahilan para kainin ito. Mm-hmm. And at the same time, Doc, gusto natin din ibahagi sa atin pong mga manonood na meron po, sa pagkain po natin, itong mga seashells na ito, itong mga crustaceans, ay
magkakaroon tayo nung tinatawag nating parasitic infection, Doc. So, pwede ba natin ibahagi sa kanila, Doc, yung parasitic infection na ito? Siyempre, yan ang magiging resulta niyan. Kaya kung nagkaroon ka ng ganyan ng mga infeksyon, o lalo na sa ating lalamunan, di ba, dyan dumadaan yan, nangangati-ngati. Yes. Eh, siyempre, di ba meron tingling yan? Yun yung sabi nga doon sa paliwanag nila. Mm-mm. Na pag nakakain sila, parang meron nangangati-ngati, tingling. May nararamdaman sila? Ito yung mga maliliit na, ang tawag sa amin niya, kung baga sa puwet, tiwa. Ah, yung mga tapeworm. Oo, yung maliliit na yun. Yung mga bulate. Similar dyan yan, yung parasite na yan. Mm-hmm. Kaya ang tao, napakarami niyan sa loob ng katawan. Okay. Lalo-lalo na yung mga kumakain ng mga ganyang uri ng pagkain. Kaya sa Amerika, nauso yung tinatawag na pamtanggal ng mga parasite. Kung tawagin ni cleansing, gumagamit ng black walnut. Para ma-flush out. Itong black walnut, takot dyan yung mga parasite. Kaya sa mga nasa natural na mga nagpa-practice ng natural, pumunta kayo sa internet, i-type nyo lang po yung black walnut, makikita po ninyo, napakaganda pala yan sa mga parasite. Saka yung pinya natin. Takot din pala ang parasite sa pinya. Kaya kakain tayo ng maraming pinya. Saka yung papaya. Maganda rin yan. And may anti-parasital material para magkaroon tayo ng idea na kailangan talaga natin na makasiguro. Pangalawa, ang katawan pala natin ganito yan. Ang pagkain pala niyan ay mga toxin o dumi. Dahil nabubuhay sila sa dumi. Pag na-cleanse ang bituka mo, at hindi ka na kumain ng mga flesh, kasi sa flesh nabubuhay yan eh, o yung mga dumi na hindi nakalabas, pag nag-cleanse ka, sumasama pala sa dumi yan. Kaya importante, matanggal lahat yung bara sa loob ng bituka mo na matatagal na. Yung mga heavy fecal material na kumakapal yan sa katagalan. Kumikipot yung butas, kaya ang nangyayari sa katagalan, nagkakaroon tayo ng ganung uri ng breed nung tinatawag na mga uod na yan. Okay. Na siyang nagiging dahilan na nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. At once na nagkaroon tayo ng clean environment, o maglinis tayo ng loob ng katawan, at tayo magbe-vegetarian para wala silang source of living, ang mangyari, automatic naman pala lalaya sa loob ng katawan yan. Dahil hindi naman nila lugar yan. Kaya pag ang isang tao ay kumain ng mga natural na mga pagkain na mataas ang alkalinity, katulad ng mga green vegetables, fruits, and so on, ang tendency later on, mapaplasing yan. Meron palang tinatawag na material yung mga pinya, papaya, black walnut, at iba pang mga iba't ibang mga acidic na fruits, pero alkaline sa loob ng ating katawan, ang nangyari, nakakatulong para makapagsimula tayo ng panibago. Pero ang pinakamaganda rito, hintuan na talaga yan. Totoo do. Paano kung mahina na yung brain mo, ang katawan mo pala? Pumupunta sa brain yan. Oo nga, Doc. And at the same time, sa ating pong mga manonood, yung pinag-uusapan po namin na bulate o tapeworm or yung tiwa, no, Doc, tiwa, sa Tagalog, tiwa. Ito po ay yung tinatawag nating anisakiasis or yung herring worm or yung tapeworm. Kaya pag ito po ay na-ingest po natin, napunta po sa katawan natin, yung mga symptoms or yung mga sinasabi po ni Doc na pwedeng for prevention, di ba, yung sa pagkain natin ng natural, and at the same time, hihintayin pa po ba natin na magkasakit po tayo, na magkaroon po tayo ng mga pamamaga sa ating pong katawan? So, wag na po nating hintayin yon. Tayo po ay maglinis na ng ating katawan, hindi lang sa outside, kundi pati sa inside, di ba po? Itong mga uod na ito, itong mga nakukuha dyan, to be honest, sa Amerika kasi nauso yung ano, yung nandaming sumasakit yung ulo. Tataka sila kung bakit ang bilis mamatay. Ngayon, palibasa, mayroong isang na-diagnose na ganun din yung sintomas niya. Nakita nila na mayroong uod sa brain. Nung tinanggal yung uod sa brain, hindi namatay siya. Just imagine, weeks lang namamatay. Isa pala sa mga madaling makamatay pag nagkaroon ka na ng uod doon sa loob ng ating brain. Kasi pag yun ay naapektuhan, ano, Doc? Yeah. Kasi yun yung controlling system po ng ating pong katawan, mga kaibigan. So, Doc, pagdating naman dito sa ating, kasi natapos na natin, Doc, yung mga crustaceans natin. Siyempre, hindi naman magpapahuli, Doc, yung binanggit mo kanina, Doc, yung ating mga talangka. Di ba yung mga clams, yung oysters natin, scallops? Ang daming diba? Talangka dito sa Pilipinas. So, Doc, ano ba tong mga ano natin, yung mga tulya? Yan, yung dami mga tahong. Nito eh. Kahit nga itong tahong na ito, ang dami nito sa bukid nung araw eh. At pag nakikita nga ako na nagkakainan, lalo na pag mayroong handaan eh, talaga namang kung sipsipin nila talaga yan, talagang nagluluha eh.
Kasi ang ganda ng Pilipino magluto eh. Talagang nilalagyan pa ng maanghang yan. Ba na, ginagataan pa yan. Malasa talaga. Talagang kung mahina-hina ang ano mo, ang control mo, kahit sabihin mo hindi ka kumakain yan, pag nakita mo sila na napaka-tindi ng kanilang itsura, kung paano kinakain yung mga pagkain na yan, talagang madadamay ka eh. Mm-hmm. Tutulo laway mo eh. At meron pa silang hinahalo dyan, nilalagyan ng luya yan. Oh. May supa yan. Sa supa lang, sabi nga nila, talagang pagpapawisan ka. So ito yung point na talagang, itong mga tool lang to, o tahong na ito, napakaraming Pilipino ang napakahilig dyan. Mm-hmm. Pero ito pala yung isa sa pinakamarumi din na produkto ng nakukuha sa tubig. Oh, totoo yun, Dok, no, sa atin pong mga manonood. Kasi ito pong mga mollusks natin po, yung mga tulya po natin na matatagpuan natin sa bottom ng karagatan, yun po yung tinatawag natin na ultimate filter feeders. Ibig sabihin, Dok, di ba, Dok, kapag ang isang clam or yung pinaka, di ba, mga kaibigan, yung clam natin, kapag nakabukas siyang ganyan, kala mo, ano lang siya, parang tulog lang, no? Tulog. Pero kapag bigla siyang sumara, ibig sabihin, nahigop niya pala yung mga, yung tubig, yung sabi natin, yung salt, lahat ng minerals na nandun sa karagatan, and yung mga parasites, yung mga bacteria and viruses, or yung mga chemicals na nasa paligid niya, na nasa dagat din. Pumapasok sa loob ng katawan niya. Yes. Pero ang point ito, dito sabi sa Pilipinas, di ba meron tayong Laguna Lake. Di ba kitang-kita natin? Alam ba na maraming tulyar yan? Oh. Ang tanong, malinis naman kaya yung tubig yan? Diyan sa ating sariling mga lake na yan. Kaya mag-iingat tayo. Mm-hmm. Baka yung mga tulya, sabi mo nga, bumubuka yan. Papasok lahat. Welcome lahat yan. Mm-hmm. And then biglang sasara yan. Papasok ngayon yan. Mm-hmm. Sa loob ng kanyang katawan. At pag niluto mo ngayon, kung ano yung nasa loob ng katawan niya, sangayon doon sa kinain niya, yun yung papasok din sa katawan mo. Kaya nagkakaroon tayo ng ganung uri ng mga karamdaman, then pupunta tayo sa ating manggagamot, eh hindi naman nila masyadong nabibigyan ng tuon ito. Siyempre, ang ating pinag-aaralan dito, hindi lang para makasave tayo ng pera, kundi malaman talaga natin na ano ba yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng karamdaman na ganito. Kaya kitang-kita natin, kung tayong lahat ay magkakaisa, at itong mga nakukuha ng mga byproduct na ito, lalo-lalo yung mga parasite at bacteria, lalo-lalo yung salmonella, E. coli, cholera, hepatitis, at itong tinatawag na Norwalk virus, ay talagang mayroong reason kung bakit kailan nating iwanan ito. Kaysa naman, alam naman natin talaga na ito yung maaaring maging problema nating kalusugan. Siyempre, ang katawan natin, ayaw nating mapasukan itong mga ganitong uri na, katulad nila ng hepatitis. Eh, hindi naman basta gumagaling yan eh. Libre ang tinitira nito eh. Mm-hmm. Alam mo yung hepatitis, pag tumagal yan, nagli-lead yan sa cancer sa liver. Na dapat natin malaman talaga na mag-iingat tayo. Mm-hmm. Totoo, Dok, no? Kasi, liver cirrhosis, I'm sorry. Mm-hmm. Kaya, Dok, ano, no? Parang sa ating pong mga manonood, kailangan pa po ba natin nahintayin na magkasakit tayo, na makita muna natin yung mga symptoms o kahit pag minsan na nga, Dok, di ba, mga end stage na, di ba, pag nalalaman natin na totally na bumigay na talaga yung pinaka-organs natin. So mag-ingat po tayo, mga kaibigan, sa ating pong mga kinakain, especially dito po sa ating napag-aralan ngayong hapong ito. So, Dok, ituloy natin, kasi kanina yung binasa mo, Dok, na mga kasakitan, meron kasing report na inalarma talaga mismo ang mga tao ng Food and Drug Administration. Na yun po yung sinasabi nila na yung mga mussels daw po, yung raw oysters and clams contributes to the 85 of seafood na merong sakit na kanina po ay binanggit ni Doc. Na ulitin lang po natin, ano? Yung salmonella. Yes, yung E. coli, yung cholera, yung hepatitis A, at yung Norwalk disease. And gusto ko lang pong i-add, kasi Doc, meron tayong tinatawag na red tide. 'Di ba kapag minsan 'di ba sa mga tahong natin, yeah, sa mga tahong natin, 'di ba, especially dito sa Pilipinas na sa karagatan natin, ang dami talaga nating makikita, Dok, na mga seafoods, 'di ba? Andiyan yung mga seashells natin. So mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Punta ka lang ng Cavite, eh. Siyempre, ang lapit lang niyan diyan sa Laguna de Bay. Mm-hmm. Eh sa tingin niyo po ba naman eh malinis yung mga hindi naman sa dinadown ko yung lugar na 'yon. Mm-hmm. Pero talaga masasabi ko na it's kind of contaminated. Now we should be very careful. Mm-hmm.
And at the same time po sa atin pong mga kaibigan, kung meron po kayong katanungan o mga suggestions po or comments po sa atin pong topic o napag-usapan po ngayong hapong pong ito, isend nyo lamang po yan dito po sa Hope Channel North Philippines or isend nyo po sa mga numbers po na magfa-flash po sa inyong screen. Doc, gusto ko lamang pong ibahagi sa atin pong mga manonood ang nakalagay po sa Patriarchs and Prophets page 562. The distinction between articles of food as clean and unclean was not a merely ceremonial and arbitrary regulation, but was based upon sanitary principles. There are few who realize as they should how much their habits of diet have to do with their health, their character, their usefulness in this world, and their eternal destiny. The appetite should ever be in subjection to the moral and intellectual powers. The body should be servant to the mind and not the mind to the body. So mga kaibigan, ngayon pong hapon pong ito, nawa po ay nabigyan po namin kayo ng kaalamang pangkalusugan na magpapanatili po sa atin pong katawan na malusog. At hindi lang po yun, alerto po no, sa atin pong mga kinakain lagi. Kaya ito yung ano, talagang napakatindi ito. It is really a big challenge sa ating mga kababayan. Pero sabi nga eh, walang mahirap na hindi natin kaya. Lalo na pag ang Panginoon nang nanguna at ating binigyan ng kapamaraanan kung paano makalaya tayo dito sa kontaminasyon ng mga karamdaman na ang bunga ay pagkain lang pala. Pagkain lang. Doc, meron tayong mga katanungan. Ilang katanungan, mga kaibigan. Doc, 3 to 4 days na pong hindi ako nakakadumi. Ano po ba ang dapat kong gawin? Naku, pwede ka na magkaroon ng auto-intoxications dyan. Actually, 1 day, 2 days lang. Pwede ka nang magkaroon ng iba't ibang problema sa iyong katawan. Mm-hmm. Una, uminom ka ng maraming tubig na mainit-init. Huwag siyang iinom ng malamig. At may mga certain colon cleanse naman na magagamit natin. At kumain ng maraming prutas at gulay, yung matataas ang fiber. At huwag kumain ng mga pagkaing matatamis at mga pagkaing hindi maganda sa katawan, lalo na yung mga junk food. Kasi nagpapatigas din ang dumihan. At huwag tayong kumain ng merienda o between meals. At huwag din tayong ma-overeat. Ang pinakamaganda niyan, mag-fruit fasting siya ng mga ilang araw para maging maluwag yung pagdaloy ng dumi niya. Ayan. Salamat, Doc. At salamat po sa atin pong sender. And, Doc, ano po ang yung mga raw foods po para sa breast cancer? Actually, lahat naman ng, basta pagkain, ha? Lahat ng gulay natin, basta raw food, maganda yan sa may mga sakit na cancer kasi mataas ang alkaline material niya. Masasabi ko, yun ang yung talaga yung pagkain na dapat sa may mga sakit na cancer. At umiiwas talaga sa pagkain ng processed food, any kind na matataas ang preservative, food coloring, flesh food, yung mga sugar na nagpapadami din ng, ibig sabihin, nagpipid yan ng cancer cells eh. Yun ang food ng cancer cells natin. Kaya ang point ko dito, tanggalin lang natin yung pagkain ng cancer cells, pakainin natin ang ating mga normal cells, lalo-lalo na yung pagbuboost ng ating immune system. At ang the best pala na pagboost ng immune system para gapiin ang ating antibodies itong cancer cells na ito, unang-una ay kailangan pala natin ng right environment. And then yung negative ion. Kaya sinasuggest ko, punta tayo dun sa mga lake, punta tayo sa tabing dagat. Mapuno. Dahil nandiyan yung talagang pagkain ng ating buong pagkatao. Na ito yung nagbuboost kung paano palakasin yung ating digestive system, pinalalakas ang ating sustensya, pagkinunbayan natin ng pagkain, at yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang stress talaga, nakaka-cancer din yan. Doc, last na question. Gaano po kadami ang beans na pwedeng kainin araw-araw? Eh, lahat naman ng marami, hindi rin maganda. Siguro tama lang. Siguro yung mga kalahating tasa, more than enough na. Pangalawa, don't worry about it because we are only needing 40% ng protein tayo mga tao. Kumain ka lang ng saging, ganun na karaming protein yan. Kumain ka ng gulay at beans, may mga protein yan. At merong neutralizer yan, kaya don't worry about it. Hindi yan, wala sa under category yan ng heavy protein. Kaya yung mga vegetarian, hindi naman tayo nag-aalala na baka naman maging ano tayo over. Kasi merong natural stopping, hindi mo napansin saging. Pag kumain ka ng 3-4 saging, yung brain mo magpapadala ng signal na enough na madali kang mabusog. Katulad ng papaya, pag nagbiya ka, magtataka ka bakit pill mo, pull ka na.
Kasi nakuha mo na yung tamang amount na kailangan ng katawan niya, na binibigay niya. Pero kumain ka ng kanin, magtataka ka pag masarap yung ulam. Bakit hirap na yung tiyan mo? Bloated na, busog na busog ka na. Gusto mo pang dagdagan pa. Kasi they are not getting anything out of it. So what I'm trying to point out is something that, you know, when you are eating those kinds of processed food, sabi nga dun eh, come on, I need some more. But in reality, they are not getting anything. Tangayin doon sa kinakain mo, kaya napaparami ka. Hindi katulad ng kumain ka ng green salad, mag-juice ka, kumain ka ng prutas, magtataka, bakit agad eh, feeling mo ayaw mo na. So, ibig sabihin, ito yung reason kung bakit mabilis tayong masatisfied. Ayan, salamat Doc, at salamat po sa ating po mga sender. Sa mga nag-send po ng inyong mga katanungan na hindi pa po nasasagot, babalikan at babalikan po namin yung mga katanungan ninyo upang sagutin po dito lamang po sa aming pong programa. And gusto lamang po naming iwanan sa inyo ang isang mensahe mula po sa Councils on Diet and Foods, page 384. Flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable, since disease in animals is so rapidly increasing. Ito po si Gladys Panuelos, kasama po ang naturopathic expert para sa Kaalamang Pangkalusugan.